Gabay po sa mga manonood. Tungkol po dito sa kasong tatalakay namin ngayon. Kakausapin natin si Marvin Paulino Sinolos. Sir Marvin, magandang umaga po. Good morning po, sir. Nasaan po ngayon si Mrs.? Sa bahay po, sir. Nandito po ako, nag-stay po sa trabaho. 16 years old, 16 years na po kayo kasal, Mrs. Opo, sir, tama po. At meron po kayong tatlong anak. Paano niyo po na-discovery na si Mrs. pala meron ng ginagawang kababalaghan? Matagal na po, sir. Isang taon ko na pong pinagtiisan yan. Last December po, nalaman ko na laging may kausap sa video call yan. Sinasabi lang niya na kaibigan daw niyan. Kalaunan, nahuli ko mismo yung lalaki. Tapos, yun nga po, nakikita ng mga bata na expose po. Laging nagtatago, minsan nabutang ko. Kaya kinumpronta ko po siya kung sino, kaya yung aminin. Yun nga, bandang huli, nalaman ko na boyfriend niya pala. Kaya, sino pa yung lalaki, sir? Ang pangalan po, sir, Jumil Balingit Pantua, taga Bicol po yan. Nagkakilala po sila dahil po yung nanay ng kaklase ng anak ko, kapatid niya po. Ngayon, nagkaroon po ng birthday, ano po sila nagkakilala niyan. Okay. Jumil, ano pong apelyido? Jumil? Jumil Balingit Pantua. Jumil Balingit Pantua. Ano pong trabaho ni Jumil? Pantua. Pantua. Jumil Balingit Pantua. Anong trabaho po? Pagkakalam ko po, sir, nasa palayan po yan sa Bicol kasi na huli ko yung mga kunbo nila. Okay. Nung mahuli niyo po si Mrs. at kinumpranta niyo po siya tungkol doon, ano po yung kanyang naging reaksyon? Naku, sir, masyadong mayabang po. Ang sabi niya na kahit daw ngayon mga artista na may skandal, nabubuhay pa naman daw po. Kasi sabi ko, magre-report ako sa inyo, sa kay Sir Rapi Lutol po. Ang sabi niya, ibabalibag lang daw po yung ebidensya na nakuha ko. Nandito po, nasa screenshot ko po, sinabi niya mismo. Okay. Sabi niya, kahit daw ng mga artista, meron mga skandal, nabubuhay pa. So parang kinukumpara niya sarili sa artista. Kumbaga, peg tama niya po, is para po siyang celebrity, ganon. Tingnan ko nga, ano bang ano? Saan ba yung mga ebidensya dito? Uy! Oh, sorry. Oh, man. Hindi ko pwede tingnan to. Oh, man. Grabe. Oh, dali. Mas marami pa ako dyan, sir. Mas, ang lagay, mas marami pa dito. Ang dami dito mga litrato, left and right. Talagang aping-api dito yung si Talong. Napi dito yung Talong. Sobrang tindi itong ginawa sa'yo. Anyway, sir, ano po yung gusto niyo mangyari ngayon? Ang gusto ko mangyari, sir, kasuhan sila, sir. Kasi pinagtatawanan lang ako ng asawa ko na ano, hindi ko raw itutuloy. At saka una po, dinemanda po ako niyan na hindi raw po ako nagsusustento. Magkasama nga po kami sa bahay, sobra-sobrang binibigay ko sa kanya na okay. Sweldo. Nagkukulang pa rin po, kinakapos, kaya nagdududa po ako. Baka nagpapadala din po sa lalaki yan. Okay. Kausapin po natin si Miss Lynette Sinolos, yung inyo pong wife. Mrs. Sinolos, madam. Yes, good morning, Sir Rafi. Ma'am, sa kabilang linya, si Mr. Stay in pala siya sa kanyang work. At nagkakaroon kayo ng pagkakataon na gawin yung gusto niyong gawin. At may mga ebidensya po siya na magpapatunay na kayo po talaga ay may ginagawang mga kababalagaan. Mm-hmm. Ano po yung inyong reaksyon, madam? Una po sa lahat, gusto kong linawin ang mga bagay na sinasabi niya. 2018 pa lang po, sir, nakiusap siya sa akin na maghiwalay na kami. Bakit? Ang dahilan niya, masaya siya sa iba. Sabi niya sa akin, di ba? Sabi niya, nag-uusap kami. Di ba? Umpisa pa lang naman, meron tayong kasunduan na kapag nakahanap tayo ng kanya-kanyang mahal na iba, magbibigyan natin ang isa't isa. Malinaw yan. Hindi ho ako gumagawa ng script dyan. Okay. Kahit siya mismo sa puso't isip niya, alam na yan. Ngayon, bilang asawa at nire-respeto ko siya, higit sa lahat, desisyon niya.
Pinagbigyan ko po siya kahit masakit. Inilda ko yun. Prinosesa ko ang sarili ko na mag-isa. Wala akong pamilya na pinagsasabihan. Wala akong kaibigan na pinagsasabihan. Okay. Ang mali ko lang, naging sobrang honest ako sa kanya. Okay. Sandali lang po, Mama. Sir Marvin, totoo ba? 2018 pa lamang, ikaw na nakiusap na magkanya-kanya na kayo? Hindi po, sir. Hindi po totoo yan. Kasi nandito po sa usapan namin. Pero ang totoo po talaga yan, dalawang beses nang ginawa niya sa akin yan. Nung una, 2011 sa pinsan ko, pumatol na rin sa pinsan ko. Pero sinasabi niyang 2018, hindi po ano yan, sir. Verbal lang po namin. Nagkaroon po kami ng kasunduan, September 2. May sinabi niya sa akin, ang sabi niya, napag-isipan ko na, napag-desisyonan ko na, tinatanggap ko na. So, ibig sabihin, kasi inaayos, spirit ko pong inaayos yan, sir, simula pa nung ano. Pero sir, sino bang nag-umpisa sa inyo naging unfaithful? Sa side mo ba siya, o sa sir, side siya niya? Po. Siya. Siya po. Kasi 2011, nasa probinsya po yan, pumatol na sa pinsan ko. Witness okay. Po dyan yung kapatid niya at saka yung mama ko. Huling-huli po sila doon. Ma'am Lynette. Dito po ako sa Manila. Ma'am Lynette. Yes, sir. Narinig ko po yung mga sinabi 2011, niya. 2011, yung pinsan daw niya, pinatos niyo? Pinatos sa probinsya? Apo. Nakakatawa yun. Kasi ganito yan. 2011, kung bakit ko pinakawasap yung pinsan niya, taklaruhin ko, yung bagay na yan, may babae siya, taga Pampanga. Liz ang pangalan. Ang sabi nung pinsan niya sa akin, kapag nagiinuman sila, sinakausap niya. At yung babaeng yun tumawag sa akin. May nangyari sa kanila, bilang na bilang nung Liz kung ilan ang nasa ari niya. Alam niya yan. Tanungin niyo po siya. Okay. Ma'am. Lahat na lang binibintang niya sa akin. Ano yan? Paawa effect? Ma'am, unfortunately, wala ho kayong ebidensya again. Same, siya po meron. Tulad po itong mga... Yes, eksakto po, sir. Screenshot. Ang tungkol dyan, hindi naman ako nagsinungaling sa kanya. Nung tinanong niya kung sino yan, inamin ko sa kanya, since sabi nga, meron lang kaming agreement na magkanya-kanya na kaming buhay. Although okay. Magkakasama, nandito pa rin sa bahay. Ma'am, pwede makasi, pwede hong, yes. Pwede yes hong makasingit. Okay. Yes. Granting, for the sake of argument, talaga pong totoo yung mga pinagsasabi mo at totoo talagang meron kayong agreement na magkanya-kanya na, walang pakialamanan. Pero wala naman po siguro sa agreement na maging malaswang bawat isa inyo at magpakita ng kung ano-anong klaseng kababuyan sa social media at yan po ay malalaman ng mga anak ninyo. Tama? Hello, sir. Tama? Wala naman hello, po, sir. Wala naman hello, po siguro sa... Lang po ma'am, wala naman po siguro sa agreement ninyo na... ang bawat isa inyo ay pwede na maging malaswa at ibulgar sa buong mundo sa pamamagitan ng social media kung gaano kay kalaswa. Diba? Wala pong... Okay. Kaya nga po, kaso po kayo may ebidensya ang ganun. Sir. Saan nila ma'am siya, mayroong ebidensya laban sa inyo na kayo po'y malaswa. Whereas sir, kayo po, walang ebidensya against him na siya po'y malaswa. Sir. Ma'am. Pwede po ako magtanong? Ma'am, sige. Yung mga sinasabi niya, kaya niya lang nakita yan dahil hinak niya yung Facebook ko, nakapasok siya sa Messenger ko, and I believe po na yan ay under sa anti-wiretapping law ng Pilipinas po. Under sa cyber-tapping law? Yes. Okay. Gusto ko po malaman, Sir Rafi, kung ano ang magiging karapatan ko dyan. Dahil hindi ho ako malaswang tao, kaya lang naging malaswa yan dahil pinakialaman niya ang account ko. Okay. Sige ma'am, kukonsulta ko sa abogado tungkol dyan. Pero ma'am, alisin ang buwan natin yung legal implications, okay? Ikaw okay, bilang isang ina, okay? Isang inang Pilipina. Tama ba yun ma'am na kayo ay gagawa ng ganong klaseng kalaswaan kahit na behind closed doors, kahit na sabihin natin sikreto lang yon na kayo po ay magbi-video call, tapos kaharap yung inyo pong boyfriend at magpapakita ng kung ano nung klaseng kababuyan. Di ba, palagi ko sinasabi dito sa show ko, wag na wag po kayong pumayag na nagbi-video call o binibidyo o pinipicturan ang ginagawa nyo sa loob po ng isang kwarto na maselan. Di po ba? Dahil pag dumating yung time, sabihin na natin, hindi ka na-hack ni mister, okay? Ito pong inyong naging karelasyon, kapag nag-away kayo, he can use these pictures against you. Patay kang bata ka, baka you will end up coming to us para magpatulpo sapagkat yung mga malaswang picture ipinakalat ni Kabet. Di ba, ma'am?
May punto po kayo doon. Pero ang sa akin po kasi, privacy ko yon. Opo, naiintindihan ko yan. Now, tatanungin na natin ngayon si Sir Marvin. Sir Marvin, bakit mo raw kasi hinak yung kanyang account at tuloy meron kang nakita ng mga bagay-bagay na hindi mo dapat makita? Actually, sir, matagal na po talaga ako naghanap ng sapat na ebidensya. Sa loob ng isang taon na naging maayos naman kami, sir, eh. Ayan, nag-uusap kami ng maayos. Sir, sir, pakisagot lang. Bakit mo daw hinak yung kanyang account? Ayan, tuloy, may nakita ka na hindi mo dapat makita dahil sasama lang ang loob mo at ito sumabog na nga. Yun nga po, sir. Gusto ko makahanap talaga ng ebidensya laban sa kanila. Ah, meron ka ng pagduda sa kanya, so naghanap ka ng ebidensya. Bilang isang asawa, kaya hinak mo yung kanyang account para mapatunayan yung pagdududa mo. Okay, for that, papasok dito sa eksena si Attorney Garrett. Attorney Garrett. Yes, sir, Rafi. Okay. Meron bang mali doon sa ginawa ni Mister at kasi sabi ni Mrs., anti-privacy at siya'y magdidemanda. May kaso ba si Mister? Well, merong mali, no, sir. Merong kaso dyan. Pero hindi po tama yung law na ini-invoke ni Mrs. Dito. Ang tama pong law dito is hindi wiretapping kung hindi yung ating RA 10175 or yung ating anti-cybercrime law under Section 4 noon, illegal access, Sir Rafi. Okay. By illegal access, ito yung access sa any or whole part ng computer system nang wala kang karapatan. Dito po kasi, hindi naman binibigyan ng access si Mr. No sa account na yon. So, hindi po siya pwedeng maghalungkat sa mga messages at laman ng mga accounts ni Mrs. nang hindi pinapakita ang dati siyang pinayagang gamitin yon. Okay. Sa kabilang banda, si Mrs., ano yung kaso niya? On the other hand naman, Sir Rafi, itong kalaswaan na pinapakita ni Mrs., unfortunately nga, dahil nga sa ating mga batas ngayon, wala pa pong kaso. Tandaan po natin na ang adultery ang pinapunish is yung actual po nakikipagtalik ng isang kasal na babae laban dun sa isang kasal na babae sa isang taong hindi naman niya kasama sa kasal. So hindi po natin mapuprove pa sa ngayon na sila ay meron ngang sexual contact. Ang pwedeng maikaso na lang dito, Sir Rafi, is gamitin na lang tong grounds for legal separation. Teka muna. Mukhang dihado pa pala dito ngayon itong si Mister na naghahanap lang siya ng ebidensya dahil may duda siyang may ginagawa ng kababalagaan si Mrs. Ngayon, nakahanap siya ng ebidensya sa pamagitan ng pagpasok sa account ni Mrs. na walang pahintulot. Siya pa ngayon ang tutugisin ng batas. This is sandali lang. This is unfair. Yes, sir. Unfortunately po, no, very strict po kasi ang ating anti-cybercrime law. Yung illegal access po, madalas yan pinafile ng mga taong nahuhuli ng kanilang mga karelasyon dahil nga daw hinahack ang kanilang Facebook. However, Sir Rafi, kailangan na rin natin tandaan na hindi rin talaga pwedeng, this was drafted sa ating batas para sa kaligtasan nating lahat against hacking nga, Sir Rafi. Okay. Now, may pagamit si Mrs. na meron na siyang karelasyon na iba. Mm-hmm. Ayun lang ang magiging problema, Sir Rafi, kasi yung karelasyon na yan, it might implicate her for adultery dahil nga, ayun, there is the great possibility na meron ng sexual contact between them. Ang magandang gawin natin ngayon is to see how long ba silang magkasama and maybe use it as corroborative evidence for adultery, Sir Rafi. So may kaso si Mrs. for adultery? Yes, sir. Kapag siya ay aminado and proud na may kinakasama na siyang iba, we might file a case and say na yung kanilang pagsasama include sexual relations. Okay. Now, sandali lang ha, Attorney Garrett. Yes, sir. Sir Marvin. Yes, sir. Opo. Nakarating ba sa mga, ilang taon ba yung mga anak nyo? Yung panganay po, 16, pangalawa 14, yung pangatlo, 6. Alam na ba ito ng mga bata? Hindi, sir. Hindi pa ako. Pero siya, sir, laging nakikita ng mga bata na kausap yung lalaki. Tapos pangalawa po, mayroon po silang ano doon na may nangyari na sa kanila ilang beses na po. Pinasubo pa nga sa kanya yung similya ba yun, sperm? Okay. At alam ng mga bata to? Hindi po alam. Hindi namin in-explain sa mga bata, sir. So yung pinasubo yung sperm, yung ba hinak mo na naman? Kasama po doon, sir. Okay. Pero alam ng mga bata na siya ay meron ng karelasyong iba at nagpag-usap doon sa kanyang karelasyon? Alam, sir. Alam po ng mga bata kasi in-expose siya doon sa bahay. Kasi lagi po, wala naman po talaga ako, naka-stay po ako dito simula nung lockdown. Ma'am Lynette.
Yes po. Bakit kasi pinapaalam mo sa mga bata yung ginagawa mong kabalastugan? Una po, hindi po, wala pong masama doon sa pakikipag-usap, sir. Ang usap ay usap lang po. So, sometimes, ano sinabi niya kanina? Pero ma'am, okay, kausap, fine. Pero alam ng mga bata na yun ay eventually maging kapalit ni Mister. Tama? Hindi po. Wala po sa mindset nila ang ganun. Anong pagkakalam ng mga bata? Sino po yung kausap nyo? We're just friends. Parang ganun. Pero wala kasing parang intimate na usapan pagdating sa ganyan po. So, very strict po ako sa ganun. So, ang alam ng mga bata, kaibigan lang? Uh-huh. Okay. Attorney Garrett? Yes, sir, Rafi. Okay. Ano yun? Tingin mo? Sir, ganito, ina-advisean ko si Mrs. na huwag masyadong lumaki ang ulo niya kasi kahit po kinuha sa illegal access yung kanyang mga conversation, no, pwede pa rin natin gamitin yan and i-introduce sa court. So, magiging liable pa rin siya sa adultery. Since very proud siya, no, hindi lang friends yun kapag pinapakain na yung similya. I would beg to differ, Sir Rafi. It's stronger evidence na may kaso siya for adultery. Now, alam naman natin pareha, Sir Rafi, na madalas 90% na mga ganyan nangyari, sinasabi nagkasunduan na daw sila mamuhay ng hiwalay. But that does not mean na in-excuse na siya under the law na adultery. No? There's still a crime here, Sir Rafi. Okay. Pero yung mga ebidensya na kuha ni Mr., it will be struck down by the court, by the judge. Hindi natatanggapin bilang ebidensya yon. So, ang pinag-ebidensya na lang ni Mr. ay yung pag-amin ni Mrs. na meron na siyang iba dahil nga may pausapan sila before na kanya-kanya. Tama? Strictly speaking, sir, hindi natin masasama sa exclusionary rule yun. Yung tipo bang mapapa-exclude sa korte yung mga conversations na nakita ni Mr. Dahil wala po yun sa consequence ng illegal access under RA 10175. So, kung tutuusin po, no, Sir Rafi, kung willing siyang i-absorb yung case ng illegal access, pwede po natin i-introduce yan sa court, yung evidence po na yan. Okay. So malaking laban ni Mister? Malaki po, sir. Now knowing na may ganun palang conversation. Yes, sir, malaki po. Okay. Salamat po. Mister, ano pong gusto niyo mangyari? Mister Marvin, o baka gusto niyo pag-usapan niyo lang ito o magbalikan na lang kayo alang-alang sa tatlo niyong anak? Sir, malabo na. Hindi na siguro magbalikan, sir, kasi sobra na po yung kababuhay ang ginawa sa akin. Siguro ko magsampan lang ako ng kaso. Okay. Madam Lynette? Yes po. Okay. Ano ho bang gusto niyong sabihin dito kay Marvin? Willing daw magsasampan ho siya ng kaso? Nasabi niya na rin po kay Attorney Abadjan, Sir Rafi, nung first conference namin noong December 2. Ang sinabi naman ni attorney, sasagutin na lang namin. Pero saklaruhin ko lang po, hindi po lumalaki ang ulo ko dahil alam ko kung ano ang karapatan ko. Opo. Okay. Tapos, hindi pa ho kami nagsasama. Hindi rin ho kami nagkikita. Nagkita ho kami once na parang sa isang event lang, parang nagpasalon. Yun lang. Pero kasama ko po yung anak ko noong time na yon. Wala ho akong ginawa bukod doon. At ilang oras lang po umuwi na kami. Pero sasabihin po na nagsasama kami, imposible po yon. Okay, sige po. Basta't, ma'am, kung ano man po yung mga gagawin yung very intimate nito pong inyong, kung sino man to si Jomel Balingkit, sana ma'am, huwag nyo na pong kuna ng video. Huwag nyo na pong kuna ng... Wala video. Naman pong video na hack niya lang talaga. So, kaya nga ma'am, meron eh. Kaya nga diba, sinabi ko na kanina po, the second time, hindi po natin alam ng panahon, baka itong si Jomel, later on, gagawa po ito ng hindi maganda kapag hindi naging maayos ang inyo pong future relationship. Di po ba? Yes. Alam po naman po. Vulnerable po kayo sa blackmail. Opo. Sa amin pong experience, trust me, ang dami na po, 5-5 yung ganito klase mga kaso. Okay? Sir Rocky? Ma'am? Pakitanong na lang po sa kanya kung ano ang gusto niyang mangyari sa ganitong reklamo niya. Kasi una po sa lahat, yung mga anak ko, palagay ko, hindi sila mabubuhay kung wala ako sa tabi nila. Same as, hindi ko ako mabubuhay kung wala sila sa tabi ko. I'd rather die kaysa sa mawala sila sa paningin ko at sa tabi ko. Yun po yung klaro. Ganito na lang pong gagawin ko. Ma'am, we'll give you a few days na para subukan pag-usapan ito. And then by Friday, babalikan po namin kayong dalawa. Hopefully, meron na po kayo na pag-usapan. And let's see kung ano mangyari. Okay? Sir Marvin. Ma'am. Ma'am Lynette?
Sorry, ang hindi ko po maintindihan kung bakit kailangan niyang pumunta sa live television. Apa? Para ipahiya ako. Alam naman niyang maapektuhan ang mga anak namin. Since ang dami-dami hong nanonood ang programa ninyo, apa? Naka-follow sa Facebook, just and now, naka-live kami. So, hindi na ako interesado kung ano magiging tingin sa akin ng mga tao. Ang concern ko yung mga anak ko. Apo ma'am, we will protect your children at all costs, by all means. We will not include your children dito po sa inyong problema ang dalawa. Pero sa palagay ko ngayon, hindi na ho mangyayari na yun. You can't protect them by all costs dahil maririnig at makikita po nila yung live na yan. Apo, apo. Kaya nga po, until Friday, hopefully mapag-usapan nyo to. Once naging okay na po kayo by Friday, then out na po kami. We so anything po na sinabi niya kung paano namin aayusin to? Ma'am, I don't know. Siguro po kayong dalawa mag-uusap po, ma'am, off-air. Magkita kayo, pag-usapan niyo po, total mga actually, adults na po kayo. Actually, next week po namin siya today kasi wala nang panggastos yung mga anak ko. Actually, wala talaga ngayon dapat na nasa agreement namin ngayon ung uwi siya. Naghihintay yung mga bata. Sir Marvin. Lang pala siya. Sir Marvin. Yes, sir, opo. Okay, ganito pong gagawin niyo kasi ayoko naman po makalibre kayo. Kaya baka, siyempre, sorry sir ha, kung makapag-isip ako ng ganito, magsusumbong ka para makalibre ka na, hindi ka na makapagbigay ng sustento. I want you to go home. Hindi po, sir. Sandali lang, sir. Listen to me. This is a very, very, very serious problem. Go home and then talk it out with your wife. Kailan dalawa one-on-one? Ano ba talaga gusto yung mangyari? And then by Friday, babalikan ka namin. Okay, sir? Yes, sir. Natin. Friday, sir, ha, babalikan namin kayo. But I want you to go home today. Uwi ka sa bahay ninyo. Mag-usap kayo ni Mrs. ng masinsinan. Okay, sir? Mrs. Yes, sir. Sige pa. Mrs., yes, uwi yes, dyan sir. Ngayon si Mr. at mag-usap kayo ng masinsinan. Okay, ma'am? Apo. Pasensya na sa kanina kasi nagluluto ako ng breakfast nila. Hindi ko nasagot ka agad yung call. Apo. Madam Lynette, magandang yes, umaga sir. Sa inyo. Salamat sa pagtanggap namin tawag, Madam Lynette. Okay? Sir Marvin, salamat po. Friday, usap kayo. Okay. MJ, anong sabi? Idol Rafi, dignity left the group. Ganun ang sabi ng mga netizen natin. At oo, tama si ate. It's all over the internet now. Lahat ng mga netizen natin, napaka-invested na sa reklamo na to. Si April Labayog, sabi nga niya, ay nako, kaloka. Sana pag may asawa, makontento na lang. Tatlo pa yung anak nila. Biktima na naman ang mga bata. Sa hirap pa naman ng buhay ngayon, dami pa din ang mga kababalaghan. Eto, kanina, no, sabi nga nitong si Isabel Crisologo, grabe yung babae na yan. Ano, kahit na nangaliwa yung lalaki, kalaunan, hindi dapat ganun kababoy ang pagganti niya kung gumaganti man siya, 'di ba? At isipin na lang kanila mga anak, puro ganoon na idol Rafi, ano? At kanina nga meron pa nakalusot dito na parang kinampihan na si Mister, sabi niya move on, ay si Mrs., sabi ni Maylan Hoson, move on na lang Brad. Di mo lang tanggap na masaya na si partner mo sa iba. Kuya, pwede pakilinis din yung room mo kasi nakabandera yung underwear mo. Wait lang. Naiba yata yung ano niya. Pero eto, bumabalik lang tayo no, kay Blessing Ocampo. Just to close this idol, kawawa ang mga bata, daming palusot ni Mrs. And yung iba nga, talagang naghahalo-halo na sila. Di nila alam ko saan. Pero totoo, ang mga bata ang dehado rito. So back to you, Idol Rafi. Tama, tama yung mga netizen natin. Tama yung observations nila. MJ, maraming salamat at